Yung de-purify yung gagamitin niya dito, ha? So pwedeng i-negate yung blazing duet mamaya kung sakali. Meron silang exactly, pang disengage, yes. Meron silang pang initiate. So kompleto para sa Bren Esports. But here we go, guys, for our game number 2. This is a match between Bren Esports versus Archives Esports. Do or die situation para sa side ng Archives, while one win away naman yung Bren para sa Jakarta, Indonesia o Challenge Finals natin. Ito, pumapasok na dito yung ibang members ng Archives trying to become a, push kumbaga. And they wanted to become aggressive against the side ng ating Bren Esports. Pero abang pumapasok dyan yung ibang side ng ating Archives, uikot mo na sila with the objectives na kailangan nila. Lancy, low on health. Yun naman, with the side rin ng ating, kasama na rin dito si Spider Miles, trying to support itong ating middle lane natin sa Lancy. Papasok na dito si Kyle Teezy. Delikado yun, ha? Pero confident naman dito si Kyle TZ na kayang makipagsabayan kahit maraming miyembro ng Archives yung nandito. Correct. Spider Miles na paggamit kagad niya ng kanyang flicker maagang-maaga para lang maiwasan yung avance dito ni Kyle TZ and Ogwen, the power of nature, just to deal some damage dito kay KZ na level 3 pa lang. And here we go, Kyle TZ with a decimate, finishing the life of KZ dito. Spider Miles, wala ng flicker, aware yung Bren Esports dyan, and double kill para kay Kyle TZ. And as we move on, Bren Esports again, 2 minutes into the game, 2 kills agad-agad. At the rotations are on point. Archives again onto the defensive side. Lord JM, humakarap sa dalawa, pero si Kyle TZ focus sa mismong turtle natin. And wala gustong lumapit kay Kyle TZ. I mean, walang ano, hindi pa wala na tayo eh. Wag na tayong mag-contest kasi ganun pa rin. Magbaka aangat pa at lalaki pa yung kalamangan nila. So habang ganun na nga, nakuha na nga nila yung kills, pati na rin yung mismong objectives na yon. Outings naman tayo dito when it comes to Archives. Focus naman sila sa mga possible jungles nila. Ganun talaga yung nagiging rotation ng Bren Esports as of now. Hinahayaan nila si Kyle TZ na kumuha ng objective habang yung ibang miyembro dito ng Bren Esports sumahanap ng ibang lane na pwedeng sabihin na natin iharas or pigilang tumaba yung mga nakatapat doon. Pero eto na nga, Kyle TZ, endless shards binigay na nga ni Amon. Spider Miles, Minowan's Fury will end the life of Kyle TZ. Finally, nakakuha sila ng trade doon. Actually, not a trade dahil Bren Esports hindi nakakuha ng kapalit sa buhay ni Kyle TZ doon. Naipit si Kyle TZ habang nangungulit doon sa mismong purple buff sa side ng ating Archives. Pero pumasok ng bahagya dito. Spider Miles trying to look into the vision for the side ng ating Archives Esports. Pero huy! Very fast! Super Marco getting a kill sa ating baka. Walang makunat sa ating Melissa doon. Pero habang humahabol din, 3-2 ang ating labanan. 3 minutes into the match. Real nice yung ginawa dito ng Archives. Nakakahabol sila when it comes to the kills naman. Oo, kaya makipagsabayan naman pala ng Archives Esports dito. Mas maganda yung pinapakita nila compare nung game number 1 na talagang dominating yung early minutes ng Bren Esports dito. And as of now, Archives Esports, 1,000 gold lead pa lang naman para sa The Hives. Kaya pa rin naman nilang habulin yan kahit papano. Pero still, momentum nasa Bren Esports. 20 seconds yung ating inihintay bago mag-respawn yung ating second turtle. Will it be another turtle na naman ba para sa Bren Esports? Or this time, iko-contest na to ng Archives? Tatry dito ng, siguro, patigurado, itatry dito ng Archives mag-contest ng mga objectives against Bren Esports. Kasi nakakuha na sila ng mga kills, nakakasabay na sila. Uh-huh. Bahagya dito sa mismong rotations ng ating Bren Esports. Pero ito na ang ating turtle. Pero nakita tayo ng mga pulses coming from the side ng ating Bren Esports. So we wait natin yan. Ayan, antayin yan. Natin yan. Hintay-hintay lang tayo. Saglit-saglit lang, maya-maya lang. Siguro nagkaroon lang ng technical difficulties again, kanina. Again, maybe internet concerns. Pwede. Ayan. Dahil nakita natin, ganun din yung nangyari nung game number 1, yes. Di ba? So while looking at what is happening right now, gaya nga ng sabi ko kanina, mas maganda yung pinapakita ng Archives compared to game number 1 na talagang nadehado sila. Early minutes pa lang. Hindi sila makasabay. Mm-mm. Objectives, the kills sa bawat team fight, hindi sila nakakuha ng trades. Yes.
Pero nung nag-damage user na nga dito, si Kaizen kinuha yung unpredictable na Amon para sa kanilang picks, nag-iba yung timpla ng Archives Esports. Mas naging effective para yes, sa kanila. Effective plus the aggressiveness na nararamdaman natin from the side of Archives. Then, right now, when it comes to the kill score, evidently, nararamdaman din natin because nakakapag-invade na sila, nakakakuha sila ng mga... Actually, we're looking forward for objective takes naman. Mm-hmm. Kasi... kung kanina, mga kills and of course, passive lang sila when it comes to the movement and rotations ng ating brand esports. Ngayon, sinasabayan nila yung aggressiveness ng brand dito. Mm. So as we move on, ito na ang ating game. Pero Spider Miles, naku, napakabilis naman with those mga pagdabog. Spider Miles, naiwan sa ere si Melissa with 4-3 on the 4-minute mark. Talaga namang... talagang hinahabol ng Archives Esports dito, yung Brent Esports. And pero ito na naman. Hindi pa tapos yung bakbang. Hindi pero Gwen, with the power of nature, hindi mahatak ni Lance yan. Pero dito sa bottom lane and the shards, wala masyadong damage against Plap Easy. Dahil wala pa rin namang item dito si Kaizen, pero okay lang din naman. 1K gold lead pa rin yung hawak dito ng Brent Esports. 4-3 yung ating team kill as of now. And nagiging tahimik yung ating laban compared to game number 1. Brent Esports, respeto muna mula sa Archives yung kanilang pinapakita. And kung kaninang game number 1, nakita natin na nahihirapan si Sumpak na makipagsabayan against Super Marco dahil siya lagi yung nagiging punteriya ng Brent Esports. Ngayon nakakainga na kahit papano. Oh, with the Blazing Duet coming from Sumpak, out na muna siya, BMI out. Really nice yung ginawa niya doon. Just enough, you know, just enough from the side ng ating Archives para maklear yung mga minion waves for Brent Esports. And naging ano na dito, naging busy dito si pare nating Few. Hindi siya makasyadong makaikot dahil mga minion waves ay nandoon pa. Pero ito na, tiyatry naman sa ng ating Brent Esports makasipat ng mga mga kills at the same time positioning coming from Archives Esports because they wanted to get, you know, that kill against Sumpak. Mm. And really, binabantayan na talaga, bantay sarado ng Archives Esports itong Sumpak. Grabe si Ogwen dito, talagang vision, gangster para sa Brent Esports. Talagang hindi niya hinahayaang makahanap ng magandang pwesto dito yung Archives. But Pew with a Feather Airstrike, mapipilitang mag-back away si Kaizen. And the shards magiging inap ba? I don't think so. And habang hinaharas ni Pew, si Kyle TZ, inagaw naman yung blue buff dito ni Kaizen. Sabi niya, sige, makipagsabayan kayo with the rotations namin, with our fast movements. Pero yung mga objectives, hindi nyo malaman kung ano yung mga objectives na kukunin namin. Mm. Kinuha na namin yung middle turret nyo, tapos yung mismong purple buff, ito, susunod na rin namin yung mismong turtle. Turtle na naman yung isesecure dito ng Brent Esports. And kahit mag-isa lang siya, okay lang din naman dahil aware yung The Hives kung nasaan yung ibang miyembro ng Archives ngayon. Sa top lane, nagkukumpulan yung mga Archives dito and Ogwen lang enap na para sa Brent Esports para magbigay ng information sa kanyang mga kakampi. Yes. Wala pang kayang mag-burst out kay Ogwen dito. And Spider Miles, napatalon na lang para lang hindi maipit dun sa balak gawin ng Brent Esports. Ganda ng ginagawa dito ni Ogwen. All of those mga visions na kailangan dito na ipakita sa Brent Esports, positioning and heroes, kung sino yung mga nandoon, malaking bagay yun for Brent Esports. Dito makikita yung yung cooperation. Sabi mo nga, Hive, no? Bees work cooperatively. Uy. Pero ito, the middle of the Feathered Airstrike, pinasok dito. Lord James, try dito. Makuha si Few, pero Kyle hindi. Tizzy. Ganda na gawin natin Kyle Tizzy dito. Desolate. What a kill. Spider Miles, Minowans Fury lang din yung binitaw. Pero hindi magiging enough yun para iligtas yung buhay dito ni Lord JM. That's a 1-to-9 trade in favor of Brent Esports. Yung kalamangan na 2K kanina, lumamang na. Or tumalon na sa 3K. Pero hindi pa rin tapos dito yung Brent Esports. Naipit na nga lang din si Spider Miles. Sumpak with a Blazing Duet dito sa likod ng The Hives. Pero Pew with a Flicker para lang makatakas. Wala pa rin nakukuhang trade yung Archives. Trade? Actually, Sumpak trade? Pa yung makukuha. Trade ba? Ayun! May kasamang wall kay Ogwen para tuldukan yung buhay ni Sumpak. Inabangan kung saan pupunta yung gold laner ng Archives. Isa pa! Siyempre, isa pa, hindi pa sila matatapos sa isa dahil Lancey will be down and along with si Lord JM na ipit dun sa wall. Naku naman, Flap Cheesy. Pero si Ogwen, dire-diretso lang pero hindi na kaya i-burst. Napakakunat ni Lord JM. Out na muna. At dahil focus sila with the kills, ang ating Brent Esports, ibang members, objectives naman, turret push ang kanilang focus.
Towers kung towers nga lang talaga. Nasa baba si Super Marco kaya hindi na hinabol pa ng Bren Esports si Lord JM kanina. Lalo na hindi rin nila pwedeng baliwalae na may damage yung Archives Esports dito. May Lord na nag-respawn na, so sila pa yung madedehado kung sakaling mapitasan sila dito. Pero Ogwen, tamang power of nature lang. Hinaharas lang yung mga miyembro dito ng Archives. Pumasok na si Lord JM, no one's fury pa. Team turret has been destroyed. Red team turret has been destroyed. Ating mapa. Ayan na, at ang ating game. Nakikita natin ngayon, pumasok na yung ating first level Lord. Siyempre, pumasok din si Lancy. Ako, silence pa nga mga kaibigan. Pero no, dahil dyan, with the turret down, napapasok na yung ibang members ng Bren Esports. At siyempre, with the discipline indeed, wala pa silang mga minion waves dito. So, wala pa. Back away na muna. Hindi na muna nila i-co-contest yung mismong labanan dyan sa ating base militar ng Archives Esports. 12-5. Another huge gold lead na naman para sa Bren Esports. That's a 8K gold lead para sa kanila dito. Ha? Nahihirapan nang bumawi yung Archives. Unti-unti na namang nauubos yung kanilang mga outer towers dito. And even the inhibitor towers doon sa bottom lane, nakuha na nga lang din ng Bren Esports. And first Lord lang yung kinakailangan para makuha yun. And I think level 2 Lord lang, maya-maya, pwede nang tapusin ng Bren Esports to, ha? Kung sakali man. Ayan. So habang nakikita natin yung ating movement dito, ito lang item build natin mga kaibigan. 12-5 in a flash. Ganon ginawa ng Bren Esports. Naging momentum nila yung mismong first level Lord doon, and that would give them the more upper hand sa ating laban. Kasi look at that, 40,000. I mean, 9,000 gold lead. 9,000, no? Ganon kalaki. And syempre, alam na natin yung mga succeeding na mga items na makikita natin sa Bren Esports earlier kung makikita nyo yung ating itemization. So right now, we are going into the next Lord Clash. I'm sure dito, Brokey. Madugo na naman ang mangyayari dito. Ay, panigurado ko, panigurado. Pero 10 seconds pa naman yung ating hinihintay para mag-respawn. Yung ating susunod na Lord, pwedeng maging katapusan na to ng Archives Esports kung sakaling Bren na naman yung makakakuha niyan. Buhay naman kumpleto yung mga miyembro dito ng Archives Esports. Ang tanong, kaya ba nila makipagsabayan sa Bren Esports, lalo na Super Marco, masyado nang masakit? Hindi pa nila nagagawang pitasin dito si Owen kahit siya yung nagiging frontliners for Bren Esports. But here we go, yung hinihintay nating Lord Dance, narito na nga. Lord JM ata yung nagiging punteriya. Spider Miles pumasok na nga lang din. Minowan's Fury kaso. Yun na, huling tatlong miyembro ng Bren Esports. Kaso walang follow-up damage. Spider Miles will go down. Kaizen going low. Makukuha nga rin siya. Sumpak with a blazing duet kaso walang masyadong damage. And the final slash for Flop TZ will finally end his life. And that's a 3-0 trade in favor na naman sa Bren Esports. Hindi na ata kailangan ng Lord para tapusin yung ating game number 2. And dahil dyan, Bren Esports closing up 15-5 ang ating kill score. Pero ito lang, hindi pa tapos ang ating laban. Ay. Dahil inuna na lang si Lord JM, si Lancy Baba. Habulin nila with the wipeout. And yes, mga kaibigan, Bren Esports sealing the deal. Going into the championship leg. And sila ang papasok na doon sa ating in the